Naman, officer in charge ng Bureau of Corrections na si retired General Gregorio Katapang Jr. abay may buwelta doon naman sa aligasyon ng kanyang pinalitan na si Gerald Bantag. At may mga detalye pa niyan si Bombo Marlina Padiernos. Bumuwelta ngayon si Bureau of Corrections officer in charge Gregorio Katapang Jr. sa suspendidong Bucor chief na si Director General Gerald Bantag. Kasunod ito ng mga aligasyon ni Bantag laban sa administrasyon, hinggil pa rin sa kasong pagpatay kay Percy Lapid kung saan siya ay nadawit. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Katapang na hindi na raw niya maintindihan pa ang takbo ng pag-iisip ni Bantag. Una rito ay nagbabala din kasi ang suspendidong Bucor chief kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa pagtitiwala kay Katapang dahil ito anya ay kakabagsak ng kanyang administrasyon. Ngunit ngayon ay inakusahan naman ni Bantag ang Marcos administration na sineset up umunos siya nito para sa layuning palitan ang lahat ng tauhan sa Bureau of Corrections na kanilang mga tao. Sa palagay naman ni Katapang, ang kanyang pagre-relieve sa mga tauhan ni Bantag ang ikinagagalit ito sa kanya. Pag-upuro kasi niya sa Bucor bilang isang officer in charge ay agad naman niyang pinag-aralan ang sitwasyon at sistema dito kasabay ng unti-unting pag-asaayos sa irregularidad sa loob nito na alinsunod naman sa utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Eh, hindi ko na siya maintindihan ngayon. Ang sabi niya muna, President, mag-ingat po kayo kay General Katapang, Ramboy po yan. Baka yan po ay kabaksak ninyo. O ngayon naman, parang biglang tumatakbo siya ng 120 kilometers per hour, bigla niya kinambyo ng paatras. Ano ba yan? Hindi ko na maintindihan kung anong takbo ng utak niya. And then, kaya siya nag-alis sa akin, nung umupo ako, pinag-aralan ko anong kumagano estimate of the situation kagad kasi itong Bucor parang military rin ito estimate of the situation, essential elements of information and intelligence. So nakikita ko baka naman na pwede kong magkaroon ako ng free hand to put the people of the Bucor na na-floating kasi ang lahat ng nag-occupy ng key position dito seconded. Walang alam dito si Secretary Remulla. Ang sabi niya lang sa akin, Greg, ayusin mo yung Bucor. Do whatever, anything you need to do in order to reform, reorganize, and make Bucor efficient and effective. And then help us in the investigation. So, ang ginawa ko, nirelieve ko lahat yung mga commanders ng key position na tiga BJMP. And then, yan ang kinagagalit niya. Bakit tinanggal ko yung mga tao niya? In the first place, key position yun dapat ang nagpapatakbo ng Bucor, mga tiga Bucor, hindi mga tiga seconded ng BJMP. Yan ang bahagi ng pahayag ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Samantala, bukod sa mga aligasyon na ibinato ni Bantag kay Katapang, ay tinawag din niya nakahihiyan, walang kredibilidad at dapat nang magbitaw sa pwesto si Justice Secretary Remulla kasabay ng kanyang akusasyon na si Remulla daw ang utak naman ng marijuana importation sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!